Hi mga kasipag, manang araw po sa ating lahat. So sa video ito mga kasipag, isashare ko po dyan dito kung paano pa natin ma-recover ang ating Facebook account na nakalimutan na po yung password nito, yung Gmail lang password nito mga kasipag, you know, hindi na po tayo makapag-access sa ating Facebook account. So yan yung gagawa nila ko din mga kasipag, kasi nga po meron po nag-comment sa akin dito, ito si Provinciana Vlog. Shout out siya yung ma'am Provinciana Vlog. Ang comment nito mga kasipag, can you help me about my Facebook password? Ginawa ko na po lahat, pero as in limit, na-check ko na po sa Google, ayaw din po. Yan mga kasipag, eh, no? So, ang dami po dito nag-comment sa akin dito mga kasipag na paano daw po nila ma-recover ang kanilang Facebook account. Nakalimutan nila yung password, nawala yung cellphone nila, nakalimutan yung number nito, yung Gmail nito, nakalimutan yung password. So, yun mga kasipag, yan yung gagawa nila ng content para ma-recover pa rin po natin yung Facebook natin mga kasipag. Yun, no? Sayang naman po yung mga friends doon, yung mga contact po natin doon mga kasipag. So, meron po tayong kaparaanan yan mga kasipag para po ma-recover po natin ang ating Facebook account para magamit po natin yun. So, bago yun malaman mga kasipag, meron man tayo i-shoutout dito. Alam nyo naman po mga kasipag, yun, no? Dito po ay libre po yung pa-shoutout natin at pa-promote na rin po natin mga kasipag. So, shoutout po kay Entering Charity Channel from Cebu. Shoutout dyan, Entering Charity Channel from Cebu. Lalo na pa dyan sa mga taga Cebu, yun, no? Mabuhay po ko dyan mga Bisayang dako. At ito po mga kasipag, ito si Bernard Sports TV from Surigao del Sur. Shoutout po dyan, Bernard Sports TV. Lalo po dyan sa mga taga Surigao del Sur. So, mabuhay po kayo dyan mga taga Surigao. At ito po mga kasipag, ito si Ana Galos from Israel. So ito yung mga ka-FW po natin. So mag-ingat po kayo dyan ma'am Ana, lalo po dyan sa mga ka-FW po namin kung saan mo kayo naroon ngayon. Mag-ingat po kayo dyan, lalo po dyan sa mga ka-FW po namin nasa Israel. So ito yung mga kasipag, ito si John Stutt Vlog from Kuwait. So shout out po dyan mga ka-FW po namin, lalo kay ma'am John Stutt, nandyan sa Kuwait eh, no? Ma'am Answer, mag-ingat po kayo dyan. At ito po mga kasipag, ito si Jobs Vlog from Singapore. Shout out dyan ma'am Jobs Vlog, lalo po dyan mga ka-FW po namin na mga nasa Singapore. So mag-ingat po kayo dyan. So mga kapwa po Pinoy namin, eh, no? Mga masisipag, ito maka-FW po namin. So mga kasipag, para malaman nyo na po kung anong kaparaanan para po ma-recover po natin ang ating Facebook account para magamit pa rin po natin, proceed na tayo. So proceed tayo mga kasipag, eh, no? Dito po mga kasipag, itatry po natin yung kaparaan na ito para ma-recover po natin ang ating Facebook account para magamit pa rin po natin mga kasipag, eh, no? Kung nakalimutan natin yung Gmail password, yung number nito, yung password nating Facebook, so ito na lang po yung tanging kaparaanan po natin mga kasipag para po ma-access natin yung Facebook account natin para magamit pa rin po natin mga kasipag. Sayang naman po yung mga friends natin, yung mga contact natin, yung family, di ba mga kasipag? So dito mga kasipag, pupunta tayo sa ating Chrome. Yan, ito yung dapat nating gawin mga kasipag, you know? So dito sa ating Chrome, search po tayo ng www.facebook.com. So yun po yung isi-search po mga kasipag dito sa Chrome, yung search engine niya. Then dito mga kasipag, magta-try po tayo dito na maglag-login dito sa ating Facebook account. Itatry po natin siya dito mga kasipag. So dito mga kasipag, alam nyo naman po na nakalimutan nyo po yung Gmail o yung number nito, or mas maganda na hindi nyo pa po nakalimutan yung Gmail na yon. Yun nga lang, nakalimutan nyo naman yung password, so hindi pa rin po kayo makapag-access kung magsisend man po si Facebook ng verification code. At ganun din po sa number natin kung nakalimutan. Ang tanging kaparaan na lang natin dito mga kasipag ay yung pangalan ng ating Facebook. Kumari, yan na lang po ilalagay natin mga kasipag, you know, yung pangalan ng Facebook na yon. Yun na lang po ang i-recover niya. Yan, kuwari ito mga kasipag, you know? And then, hindi nyo naman po alam yung password, pero alam nyo po yung password dati. So, mag-try na lang po tayo dito mga kasipag. Kuwari ako, magta-try na lang ako dito mga kasipag. Yan. So, dahil nalagay nyo na po yung pangalan ng inyong Facebook account na yon, yun na lang ang tanging inyong kaparaanan na alam nyo. And then, naglagay po kayo ng lumang password. So, mag-try po tayo mag-login. Antay po tayo mga kasipag. So, ito siya mga kasipag, you know? Is this your account? So, ibig sabihin dyan mga kasipag yun na nalabas na po siya na dahil sa pangalan natin na inilagay, so na-trace na agad ni Facebook na ito yung account ba natin. So, yes. So, sasagot tayo yes, then continue. Then, alam naman natin na yun yung account natin. Yun ang problema mga kasipag yun. Alam nga natin yung account natin. Yun nga lang, hindi naman natin yung alam yung Gmail tsaka password nito. Kung alam naman natin yung Gmail nito, magsisend naman po ng code si Facebook ng verification code, eh hindi naman po natin alam yung password ng Gmail. Hindi pa rin natin makukuha yung verification code na isi-send ni Facebook. Hindi pa rin natin siya makukuha mga kasipag, you know? And then yung password, nakalimutan naman natin yung password ng Facebook, wala din. So ito mga kasipag, ang i-click natin, forgotten password na lang. Yan mga kasipag, you know? Dito, find your account. So dito mga kasipag, you know, try na lang natin dito yung pangalan na lang natin.
Kasi nga nakalimutan nga natin yung Gmail. Hindi po nga natin siya ma-access talaga kasi yung password nito kahit mag-send ng verification code, wala din palalaga. And then yung password ng Facebook, wala din, nakalimutan din po natin. So, ganito ang gagawin natin eh, no? Yung pangalan na lang ng ating Facebook account. Then, click search. Lalabas naman yan siya mga kasipag, eh, no? Yan. So, dito mga kasipag, ito na siya. We'll send you a code to your mobile number. So, dito mga kasipag, eh, no? Ito yung number na magsisend siya. So, dahil nakalimutan nyo po yan, huwag nyo pong i-click yung continue. Kasi nga po mga kasipag, eh, no? Pag once na nagsisend po si Facebook dyan ng verification code dun sa number na yon, at hindi nyo naman po yan nagagamit yung number na yan dahil nawala yan. So pag nagsisend po yan sa inyo mga kasipag, eh, no? Sa inyong device, wala naman po dyan. So hindi nyo pa rin makukuha yung code na yon para i-enter dito. Diba mga kasipag, pag once na nawala yung number na yon, ganito na lang gagawin nyo. Try another way. Yan, dito tayo sa try another way. So dito naman, dahil ganun pa rin po na dito pa rin po siya sa ating number magsisend, no? Kasi nga ito lang po talaga yung ating recovery number nakalagay doon kung hindi Gmail. So dito mga kasipag, nakalagay pa rin po siya na reset your password. Yun nga lang, magsisend pa rin po si Facebook doon sa number na yun na nawala sa atin, na nakalimutan na natin yun. So ganito mangyayari, hindi pa rin natin makukuha yung code na yun pag magsisend po si Facebook ng verification code kasi wala po sa device natin yung number na yun. So dito mga kasipag, ang gagawin na natin dito, dahil wala natin kaparaanan, no longer have access to this. So yan nga mga kasipag, yan. So ibig sabihin mga kasipag, hindi na talaga natin siya ma-recover dahil walang-wala na talaga tayo. Pero meron pa tayong kaparaanan. Ngayon sinasabi ko sa inyo mga kasipag, no, meron tayong kaparaanan para ma-recover natin yung, para ma-access, magamit pa rin po natin yung Facebook na yun kung nawala yung password niya, pero ang pangalan lang ang alam natin. So mga kasipag, ang tanging gagawin natin, pupunta tayo dito sa ating search engine ng Chrome, then search po tayo dito, send valid ID to Facebook. Yan po mga kasipag, send valid ID to Facebook. Click nyo po yan. And then hanapin nyo po dito mga kasipag, confirm your identity. Click nyo po yan mga kasipag, yan. So yan po, isi-search nyo po mga kasipag, So nandito na tayo sa ating confirm your identity mga kasipag. So dito mga kasipag, hihingian po tayo dito ng ating valid ID mga kasipag. Ito na lang po talagang tanging kaparaanan natin ni mga kasipag, para po ma-cover natin yung Facebook ngayon kung gusto pa natin makuha iyon mga kasipag, kung nakalimutan yung password nito. And then dito hihingian tayo ng ating valid ID kasi nga yung identity ng ating ID mga kasipag, doon sa identity, doon sa Facebook account na yon na nilagay po natin nung nag-sign up tayo, ito po yung itutugma ni Facebook kung talagang kumpirmado na ito ba talaga. So i-verify po ni Facebook kung talagang totoo ba na sa atin yon. Kaya make sure lang talaga yung Facebook account na yon, yung nilagay po natin identity doon, dapat po ay totoo po na talaga natin. Yung date of birth, yung true name, yung gender, yung mga kasipag, yun po dapat. Mas maganda pati na rin po yung address. Ang problema dito mga kasipag, kung mali naman, hindi nyo naman true name ang talagang nilagay nyo po doon, eh talagang hindi ito matitrace, madidetect pag once na nag-review po si Facebook sa account na yon. Pagka ganun, hindi na talaga natin ma-recover. Pero totoo naman pong pangalan ang nilagay nyo po doon, yung identity nyo po doon, doon sa Facebook na yon, nung pag-sign up nyo po sa Facebook account na yon. So mga kasipag, talagang pag nag-review si Facebook, possible na matitrace, madidetect, at possible na magnonote po sa atin si Facebook. Then mga kasipag, ito po yung mga government IDs na gusto ni Facebook. Itong your name and date of birth or your name and photo. Yan mga kasipag, itong driver's license, national ID card, passport, birth certificate. Yan po mga kasipag. Then ito po yung non-government IDs. Make sure nyo po dito sa non-government IDs mga kasipag, ang i-provide nyo po dito, dalawa po. Meron namang ata kayo, student card, library card, refugee card, employment verification, diploma, loyalty card. Yung mga kasipag, dalawa po dapat. So meron naman siguro kayo nito, pati dito sa government ID, kahit isa lang po mga kasipag, basta nandun po yung photo. Alam nyo naman po, ang driver's license, nandyan na po yung picture natin, pati yung edad, yung address. So yung identity natin nandyan naman po halos. Itong birth certificate yung mga kasipag, sa government IDs isa lang po mga kasipag, pero pag non-governments, dalawa po ipoprovide po natin. So yan mga kasipag, meron naman kayo ata dyan, diba? Then ang sunod naman ng gawin mga kasipag, pag meron na kayo dyan, so hindi na natin babasahin yan, no? Pag meron na kayo sa dalawang yan,
dito na tayo sa baba, napakahaba kasi kung babasahin ko pa, ipapaliwanag ko sa inyo. Dito na tayo sa baba, itong choose a files. Choose files, no file chosen. So dito tayo sa choose files. So make sure nyo po mga kasipag, picturean nyo po yung valid ID nyo po or hindi valid ID, yung non-valid ID, dalawa na i-provide nyo. Kung valid ID mga kasipag, isa, picturean nyo po, hindi po malabuhan, nandun dapat yung mukhaan nyo, pati yung date of birth, yung true name, yung address, mas maganda. Then choose files, click nyo po yan. And then punta kayo dun sa files nyo, kung saan nyo po na ano yung inyong picture. Yan mga kasipag, yan. So ito mga picture natin, yan dito sa gallery, pinictura natin yan mga kasipag. So ito sa akin mga kasipag, ito lang po yung guide ko po sa inyo, din try sample ko lang po ito sa inyo. Magsilik lang po kayo dyan mga kasipag, pag sinilik nyo po yan, and then click nyo na lang po itong send, yan mga kasipag, o send, click nyo na lang po itong send mga kasipag. So yan mga kasipag ha, pag once na government ID, isa lang po, make sure nyo po na yung hindi gaano, hindi malabo yung ID mga kasipag, kasi nga po mga kasipag, yan po yung i-confirm ni Facebook doon sa identity natin dito sa ID, doon sa ating Facebook na identity po natin doon mga kasipag. Talagang tugma ba talaga ito? I-verify po yan ni Facebook, i-review po yan ni Facebook. And then pag once na sa inyo na yan mga kasipag, dito ang tanong nyo naman, Kuya Chris, kailan naman po mag-notif at paano maano ni Facebook yung account na yun, hindi naman, di ko na ma-access yun, di ko na ginagamit yun. Ganito mga kasipag, antay po tayo ng 30 days mga kasipag ha. So sa 30 days po tayo mag-aantay niyan, magsisend po sa atin si Facebook sa device na ito mga kasipag. Kung saan po tayo nag-send, so malulocate na po po ni Facebook yan kung anong device ang gamit natin. Then yung turnit nito, so dito mga kasipag, dito lang po yan siya magsisend kung anong device na ginamit natin. Sila po mga kasipag, antay lang po tayo ng 30 days, yun po mag-notify po yan si Facebook dyan mga kasipag sa ating cellphone. So yan lang po yung maitutulong ko sa inyo mga kasipag, yung mga hindi pa po na-recover yung Facebook nila dito. Yun na po ang tanging nating kaparaanan kung nakalimutan nyo po yung mga password ng inyong Facebook account. Kung gusto nyo po pong gamitin yung mga Facebook account, yung luma, ganun na po yung kaparaanan mga kasipag. Yung identity po ng ating ID, itutugma doon sa identity ng ating Facebook profile account. So yun lang po mga kasipag, sana po mayroon kinintindihan sa content video to at sana po nakatulong. At kung gusto itong video ito mga kasipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel. Ako yung Chris TV po mga kasipag. At pindutin na rin po ang notification button para updated po sa mga bagong videos na upload. At kung mayroon kami suggest at katanungan mga kasipag, mag-comment lang po kayo sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan po natin ang content video yan hanggang sa ating makaya. At huwag na rin po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa panood. Have a nice day and God bless all.